At simula ngayon, huwag na tayong magsakitan. Imbis na mag-away tayo, tanggapin natin ang isa't isa. Eto, please, pirma mo na. Matagal mo nang hinihintay na mangyari ito, di ba? Walang hiya ka. Hindi divorce kita kung kailan ko gusto. Hindi ikaw ang dapat masunod sa bagay na yan. Pipirma lang ako pag may abogado na kaya maghintay ka. Gawin natin sa harap ng abogado. Para sa kapakanan mo, sinira mo ang kinabukasan ng batang yon. Tumabi kayo! Saul! Saul, lumabas ka! Saul! Saul! Pagbigla nila kayo pumapasok na hindi kayo kumakatok. Pwede ba lumabas kayo rito? Alam mo namang hindi mo ito dapat ginawa. Ba't ka ba nagmamadali? Halika! Ayoko! Kasal na kami ni Jeremy. Asawa niya na ako. Hindi ako aalis dito. Ba't mo ito ginagawa sa akin? Paano mo nagawa ang pagkasala ng anak ni Miguel? Ba't mo ito ginawa? Bakit? Anong dahilan? Kilala mo naman kung sino ang dahilan na paghihirap ko. Alam mo kung anong mga ginawa niya sa akin. Sinasadya mo ba lahat ng to dahil alam mong ikaw ang tanging pag-asa at ang buhay ko? Sarili kong desisyon to. Hindi ako nagpapasya para lang sa iba. Narinig niyo kung ano sinabi niya. Kung tapos na kayo, pwede na kayo umalis. Kung inaamin mo ngang sinadya mo ito para saktan ako, ginawa ko lahat para marating ang kinalalagyan ko ito. Marapit na mamahinga ng payapa ang mga magulang ko, pero bakit? Bakit ngayon? Ikaw pa yung sisira sa pinaghirapan ko! Ba't mo ito ginagawa? Saul! Bakit? Bakit? Anak kita, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin! Magkanyang ka, bakit? Papa, nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po magagawa sa kanya yon. Isipin niyo kung totoo man lahat yun. Ano ko magagawa makasalamuha sa inyo? Wala po ako mukhang ihaharap sa inyong dalawa ni Paolo. Ano ko magagawa yun? Papa, maniwala po kayo sa sinasabi ko sa inyo. Ayun na naman hindi ka makakasalamanigan mo. Paolo, pinilit din Jason na papasukin si Isa sa loob na sasakyan, tama ba? Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga kung na lahat ng mga kaya kong bilang asawa mo para tulungan ka? Kahit ngayon lang, kung magsasabi ka sa amin ng totoo, nangangako ako, hindi ako magagalit sa'yo. Bakit mo ginagawa sa akin ito, Paolo? Bakit? Huwag mong sabihin gaya ni Papa, pinagdududahan mo na din ako ngayon. Kayo, Papa, sabihin niyo nga sa akin, eto ba ang dahilan kung ba't kayo nagbago? Hindi ka na nagdududa, yun ang totoo! Gusto kong marinig mula sa'yo. Ano ba talaga ang totoo nangyari? Kung bakit mo ginawa yun? Hindi ako yun! Hindi ako yun! Ilang beses kong sasabihin sa inyo! Tandaan mo, asawa mo ako. Kung di tayo nagkakaintindihan at kung pinagdududahan mo ako kahit anong sabihin ng iba, dapat ako lang ang pinaniniwalaan mo. Hindi ko alam na bibiguin mo ako ng ganito. Hindi ka ba talaga aamin, Yasa? Sige, kung gano'n, hindi na ako magmamala sa akin bilang asawa mo. Tandaan mo yan. Mula ngayon, gagampan ako ang pagiging kuya ko at pagiging prosecutor ni Inchel sa kaso ito. Ako mismo ang gagawa ng paraan para makamig ka justisya. Ihayag ko lahat ang kasalanan mo! Kahit ano pang gawin mo, hindi na pwedeng mabuhay ang patay. May magbabago ba pag nagtagumpay ang kahibangan mo? Kahit na alam kong pinagbibintangan niyo ako, hindi ko kayo papatulan, magpipigil ako! Inusahan na natin ito. Hindi
hindi siya dapat inaawaan kahit kailan di siya nararap doon. Tama. Iniwalayan ko na siya. Sama ako. Alam kong mag-isa at malungkot siya. Pero tuwing nagkikita kami, lagi ko siyang inaaway. Lagi ko siyang sinasaktan. Tama lang ang ginawa mo. Siya ang unang gumawa sa inyo nung nagsinungaling siya. Pasensya ka na sa sasabihin ko. Kaya lang, hindi ko talaga siya napapatawad, kahit pamatay siya. Huwag kang ganyan. Alam mo naman kung gaano kahirap ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa lola mo, sa pamilya mo, lahat. Malaki ang kasalanan nila sa kanya. Sana maintindihan mo rin. Tingin mo masaya akong ginawa nila yun sa kanya. Ginagawa ko ito dahil ninakaw niya ang kumpanya at kinuha niya patitirahan ng pamilya ko. Totoo, galit ako at naiiya ako sa ginawa nila. Kung pwede ko lang silang iwan, ginawa ko na sana. Pero sa ngayon, kailangan ipagtanggol ko sila. Yun lang ang paraan para makagabdi ako sa kanya. Jeremy naman. Pagiging taksi lang pinakaayaw ko sa lahat. Isang araw bigla na lang hindi na siya nakilala kong ina. Nakakatakot siya, nasusuklam ako sa kanya. Pinagandaan niya lahat ng yun dahil sa kagustuhan niya magigante. Nagpanggapa siya bilang ina ko. Paano ko yun maiintindihan, ha?
Maghalit ka dahil ina mo siya. Pero tao lang din siya, sana maintindihan mo. Kahit maghalit tayong dalawa, wala rin yung madudulot na maganda, diba? Ang gawin nating dalawa, magtulungan tayo para makaalis sa gulong to. Tulungan mo ko. Ayoko. Hindi kita matutulungan. Nawalan ako ng inang pinakamamahal ko. Wala akong naiintindihan. At tayo ko din inawain. Saya ng panahon. Di mo ba naisip ko anong mangyayari sa workshop na to kasama ang tao pinagtaksilan mo? Wala na simbi ang lahat ng to. Masama talaga ang ugali mo kahit kailan. Ang lakas ng loob mo, sino ba sa atin ang naagrabyado? Mali ba sinabi ko? Ikaw ang walang awat unang nanakit sa pamilya ko. Idinamay mong anak ko, pinagtangkaan mo siyang nasunin para maaganti ka. Wala pang simbi. Itigil na natin to. Hindi lang ikaw ang atat na tapusin ang malupit na tadhanang to, akala mo ba? Dumiretso na tayo sa korte. Mas madali. Wala akong balak na kunin ang bog yung group mula sa'yo. Dahil buong buhay ko, gugugulin ko sa pagtatayo ng Chondi Palace, wala nang iba. Sino ka at anong karapatan mo para gawin yon? Tapos na tayo mag-usap tungkol dito, hindi ba? Alam ko kung anong tinatago ng director na ama mo na tungkol sa Chondi Palace. Pag sinabi ko sa iyo yun, makakumampi sa akin ang lahat ng nasa kumpanya. Anong sabi mo? Ang sponsor ng Bodium Group na Chondi Project ay nakaatang walang iba kundi sa akin, Architect Miguel Kang, at gagawin ko ng tamang trabaho ko. Umahasa ako ng patas na desisyon. Sa kwarto nito. Maski ako, ngayon lang din ako nakapasok dito. Baka may ibang pumasok. Tama ka. Si Jessa. Pumasok siya rito. Kaya siya nagpunta dito nang walang paalam para magnakaw. Ano si Jessa po? Mahalaga ba yun na wala, no? Ang gano'n na nga. Hindi yung dapat mapunta sa kamay ni Miguel. Dahil kung sakali, yung mga pinaghirapan at mga plano natin, masisira at mawawalan sa isa'y lahat ng yun. Nandito? Nasa USB na to sekreto tungkol sa Chondi Palace, sigurado ka? Bago mamatay noon ang direktor, ito ang iniwan ng pamara sa tanging anak niya. Ganun ba? Sabi na nga ba may kutub akong mag-iiwan siya ng katulad nito? Ano ngayon? Anong kailangan mo? Alam ko hindi mo ibibigay ito ng walang kapalit. Tama ba? Gusto kong malaman ninyo may tiwala ako sa inyo. Kaya binigay ko ang USB na yan. At isa pa, pareho tayo ng pinagdadaanan. Papanig ako sa inyo. Mapagkakatiwalaan niyo ko.
Kung ganito ka sana kabait sa akin noon, di doon pala magkasundo na tayo at sana kita na pagmalupitan. Ano yun? Sabihin mo na. Matagal na kayo sa malalaking kumpanya. Alam ko pong may mga kilala kayong magagaling na abogado. Ano mang araw mula ngayon, may kailangan akong paghandaan na kaso, baka makasuhan ako. At kailangan ko po na magaling na abogado. Okay. Walang problema kay Miguel Kang yan. Madali lang sa akin yan. Tatawagan kita. Sige po. Papatalo sa larong to. Hindi ko nahintayin arestuhin niya na ako. Ang gawa kong patayin yung apoy noon. Tapos, anong dapat kong gawin? Si Nelson. Tama. Dapat mauto ko ang lalaking yun. Nasaan ba itong taong to? Tagal naman, sabi niya kanina malapit na siya. Sa registration ng kasal sa inyo noon? Kailangan ko po ng tulong. Mahalagang trabaho to, kaya ayaw ko po magpakita. Dahil sa kagusto mo ko maparusahan si Jessa, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Ngayon, alam ko na ang lahat na nangyayari. Ang bigat siguro ng damdamin ng papa at kuya ko. May, malapit na matapos to. Huwag tayong sumuko. Konting tiis na lang. Ano na lang plano mong gawin? Susuportahan pa rin kita. Kaya naman, magpakatatag ka, Kapag nakulong na ang babaeng yun, isusunod ko si Nelson. Nawala yung bahay dahil sa sugal. Ayos lang kahit maakit siya ng ibang babae at ipagtabuyin ako. Pero yung iwan niya ang sarili niyang mga anak, hindi ko yung mapapatawad. Pagkatapos mamatay ng asawa niya, iniwan niya ang mga anak niya. Sabihin mo, anong klaseng tao siya? May tutulong ba ako sa'yo? Tinutulungan ako ni Tito Daisy. Ikaw, anong balak mong gawin? Hindi mo ba naiintindihan ang mama mo? Naiintindihan mo lahat ng pinagdaanan ko, pero bakit ang sarili mong ina hindi? Dahil ba, nagsinungaling siya ng mahabang panahon? At nagpanggap siyang hindi siya ang tunay mong ina? Hindi naman dahil doon. Ang totoo niyan, gusto kong maging masaya siya, lahat tayo. Buong buhay niya, galit siya sa pamilya niya, kaya hindi siya masaya. Ngayon tumindip ang galit na yun. Naghihirap pa rin siya. Nasasaktan din ako. Sigurado po akong busy kayo, Director Shin, pero pinaglalaanan niyo ako ng oras niyo. Salamat sa inyo. Aminin mo ngayon, nilakaw mo ang USB ko, ano? Ay, ganun ba kahalaga sa inyo yun? Ang totoo nga, may gusto din akong itanong sa inyo, kaya ako nagpunta dito. Nananahimik ako, pero may isang taong naglilihim sa akin, ginugulong niya ako. Kayo po ba yan? Hindi ko maintindihan ang tanong mo. Baka gusto mong liwanagin. Hindi ko alam kung anong balak ng naglilihim at ang nagtatago, pero gusto kong malaman yung nagkamali kayo ng taong ginugulo. Yun lang naman po. Alam kong pinaghahandaan mo ito ng mabuti. Pero hanggat napigil lang ka sa Chonby Palace, ititigil ko na ang ugnayan ko sa'yo. Sige, kung yun ang gusto mo. Paghandaan ko man o hindi, wala na kayong pakialam doon. Gawin niyo lang po lahat ng gusto ninyo. Ang lakas talaga ng loob niya. Anong meron? Kung tungkol kay May, hindi naman tatakaso ng kasalanan ginawa niya. May anak. Chairman Joe.
kasalanan. Di ko nagawa pala ngayon na maayos sa anak ko. Ang kasalanan ni Jessa. Kasalanan ko doon. Inaago ko lang. Alam kong di ako naranatan na patuwarin. Transactions ni Jess at Miguel, makikita mo lahat dito. Ganito karami. Dinggangan New City Development Project at Centennial Anniversary Construction Order. Ilang yan. Yung aksidente nangyari sa founder ng Yongxin. Nandiyan lahat ng patunay at kasunduan nila. Sa bank account ni Jess at may perang na i-deposit. Galing sa kumpanya ang malaking halagang yon. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo ng Paolo. Napakalaking tulong po nito. Maraming salamat po sa inyo. Inimbestigahan na ang katiwalaan ni Chairman Ka. Samantalayin natin ang magandang pagkakataon ito. Aba, ano to? Hindi mabis yung bagong kasat yung gabi para gawin nito? Ang dami naman ito. Parang piyesta. Pangbuong bayan na yata ito ah. Talaga po ba? Ngayon ko lang naisip, wala nang kasal, di pa tayo kumakain ng rice cake. Tama. Ipamigay na natin lahat. Tara. Ano ba? Di sa orasan ng gabi. Nagkasagot pa talaga kayo. Sino mag-akala mag-asawa kayo kung ganyan kayo? Oo nga naman po. Tsaka ba't tayo kumakain? Ating gabi na. Tama na yung mga bata. Matulog na kayo doon. Kayo na. Good night. Matulog na din kayo. Ako nang bahala. Ako nang mag-iligpit dito. Kayo na. Ah, sige na. Balis na. Tulog na kayo. Ay, naku, wag na. Sabi na ako nang gagawa. Nene, sige na. Tulog na. Dali na. Jeremy, sandali lang. Linisin muna natin itong sahig. Oo nga. Sige. Okay. Punasan muna natin. Oo, punasan muna natin ang basahan. Basahan? Nasaan na yung basahan? Okay ka lang? Ano ba? Patay niya ang ilaw! Opo, papatayin na! Ba't pa natin mo na? Paano natin nililisan itong sahig na tinadata bibigaan? Matulog na tayo. Mama? Natakot ka yan. Sorry. Lalabas na. Hindi po. Pwede na ba akong tabihan niyo yung gabi dito? Naawa ka din ba sa akin? Hindi po ganun. Natatakot po kasi ako. Yun ang totoo. Mama, alam niyo ba? Mula po nung una ko kayo nakita, nagustuhan ko na kayo. Para kayong anghel na nagmula sa lahat.
isip-isip ko, ano? Sa naman dalawa ni Samuel, mas pinahalagaan ko ba talaga siya? Gusto ko humingi ng tawad. Ano, patawarin mo ko? Kahit po anong mangyari sa akin. Sana huwag niyo akong talikuran. 17 taon ko po kayong minahal, mama. Kung pababayaan niyo din ako, hindi ko kakayanin na mamatay ko yun. Jessa, ano? Matulog na po kayo. Asensya na, alam ko pagod kayo. Sina Carlo at Carlo sa eskwelahan nila ngayong araw. Pwede ba tayo lumabas ngayon? Tayong tatlo lang. Ayos lang sa akin, Lola. Ikaw, Ate, ayos lang po sa'yo? Walang problema, ayos lang din po sa akin. Tita Sawal, pwede ba kami makipaglaro kay Lolo maghapon? Oo naman. Salamat, Sawal, ah. Ang guling?
Sabi ko noon, pag nagkaabo ako, tuturuan ko silang maglaro nito. Dito, ikaw naman. Ate ko, ilang tingnan mo, yung stingray ko lang ilipad sa langit. Yung hugis na sa akin ang totoong saranggola. Kung gusto mo, magpataasan tayo ng lipad. Kayo, Kayla. Mahal nyo rin ito. Kapag umalis si Lola at nagpunta sa malayo, huwag kayo nangungulila sa akin. Huwag kayo aalis, hindi nyo ako. Huwag kayo mag-alala sa amin, Lolo. Hindi kami aalis, hindi kami gagalaw. Kahit ano pa katagal, hintayin namin kayo dito. Tama! Tignan nyo, ang galing ko, ano? Sino ba yun? Ito ang...
Jump shot ng papa ko sa kanya to. Kayo, sino po kayo? Siya ba? Sabi niya, hindi na siya magtatrabaho dito. Umalis na siya at iniwan na to sa akin. Tignan pa po. Nung kailan pa? Alis ka, alis lang niya eh. Ano? Hindi yun maaari. Hindi ako naniniwala. Hindi na ko gagawa yan. Hindi kaya. Papa! Kuya, may sinabi ba si Papa sa'yo? Saan siya nagpunta, Kuya Paolo? Halika, hanapin natin siya. Sigurado hindi pa siya nakakalayo. Sa kahanganan